Araw-araw ay pista naman talaga ng Holy Spirit. Pero binibigyan po ng tanging pansin ang Espiritu Santo kapag Pentecostes. Kasi ayon sa ating katuruan bilang Katoliko, 50 araw pagkatapos ng pagkabuhay ay bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng apoy sa mga apostoles na nagdarasal. Sa linggo pong ito ay sasariwain natin yung sinasabi natin sa credo. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is glorified, who has spoken through the prophets. Yan po ang ating paniniwala tungkol sa Holy Spirit. At dahil fiesta ng Holy Spirit, ay inangkin na ring fiesta ng mga charismatic communities ang Pentecost, sapagkat ang charismatic communities ay namumuhay sa liwanag ng Espiritu Santo. Sa katunayan, alam na natin yung formation program na sinasabing Life in the Spirit Seminar. Ang tanong ko sa inyo ay, pagkatapos ng Life in the Spirit Seminar, paano natin maipapakilala na tayo ay living in the Holy Spirit? How will you prove that you are living by the Holy Spirit? How will you prove that you are living by the lessons you learned in the Life in the Spirit Seminar? Merong iba-ibang sagot, pero kung iisang sagot lang, halimbawa, sasagutin niyo ko, ako po ay namumuhay sa Holy Spirit kasi sumusunod po ako 10 utos. Yung isa naman, sabihin niya, ako ay namumuhay sa Holy Spirit kasi nagsisimba ako araw-araw, hindi lang tuwing linggo. O yung iba, sabihin nila, ako ay namumuhay sa Holy Spirit kasi ako ho ay nagtumutulong sa kapwa-tao sa pamamagitan ng charity work. O kaya ako ho ay namumuhay sa Holy Spirit kasi ako ho ay katikista, nagtuturo ako ng pananampalataya. Pero ano talaga yung kaisa-isa? Yung kaisa-isang tanda that you are living by the light of the Holy Spirit. Bukas, lalo na sa Ebanghelyo, maiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa liwanag, sa kapangyarihan, sa apoy, sa init ng Espiritu Santo. Ano yon? Hindi lang yung pagsisimba. O kaya yung iba, paniniwala sa Birhen, kaya Katoliko ko. O kaya yung iba ay kumpisal. O kaya ay kontra ako sa abortion. O kontra ako sa divorce o homosexual marriage. Therefore, Katoliko ako. Ang tanong ay, kung isa na lang talaga ang tanda na ikaw ay Katoliko, living by the Holy Spirit, ano yon? Sasagutin ko, loving your enemies. Yun ang tunay na tanda na ikaw ay namumuhay sa Espiritu Santo. Sapagkat nung huminga ang Panginoon at sinabing, peace be with you, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven, whose sins you retain are retained. Simba ka nga ng simba, pero ang dami mo namang ayaw patawarin. Punta ka ng punta sa manawag at halik ka ng halik sa belo ng birhen, pero ayaw mong makatabi sa simbahan yung kaaway mo o merong ang kaaway. Nagbibigay ka nga sa charity, nagpapakain ka nga, naglilimos ka nga, pero talagang huwag mo lang itatabi sa akin yung kaaway na yan kasi masisira ang buhay ko, masisira yung araw ko. My dear brothers and sisters, there is only one sign that you are living by the light of the Holy Spirit, that you have forgotten your grudge
against your enemies, and you have forgiven your enemies this time with joy. Di ba inaawit ng charismatic ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Kailan masaya ang buhay ng Kristiyano? Kapag marami kang pagkain, kapag birthday mo, kapag anniversary, kapag may kasalan, kapag fiesta, normal yon. Kahit hindi naniniwala kay Kristo, masaya pag birthday. Normal yon. Graduation, anniversary, normal na masaya yon. Pero ang tanong ay, meron kang nakaaway, meron kang kasamaan ng loob, meron kang katampuhan, meron kang hindi kinakausap, merong nagpapataas ng blood pressure mo kasi galit na galit na galit ka. And then you choose to forgive, and you choose to forgive with joy and smile, that is the sign that you're living by the light of the Holy Spirit. So living by the light of the Holy Spirit is not about good feelings. Living by the light of the Holy Spirit is not just about hallelujah and praise the Lord. Because if you bring it down to what it really means, it only means one thing: loving your enemies, forgiving your enemies, and forgiving and loving them with joy. When you are able to do that, you are able to prove by your life that your life is lived by the light of the Holy Spirit. Tanungin natin ngayon ang ating sarili. Naka-Life in the Spirit seminar na ako. Naka-graduate na ako. Nagtuturo na rin ako. Facilitator na rin ako. Pero, bakit ang daming kaaway na hanggang ngayon ayaw mong batiin? My dear brothers and sisters, the Holy Spirit, the Spirit of love, the Spirit of peace, it is a spirit of forgiveness, and that peace, that love, and forgiveness is given to the worst enemy with joy.